on election day, you were not wearing pink anymore after. Tapos na. Paano ko sila i-console? And paano ko mapapakita sa kanila na hindi yun yung katapusan ng lahat? Iniyakan nyo ba yun? Yung results? Oo. Ang taas ng naabot nyo, no, VP? Oo, hindi ko malang. Diyos ko. Going through trials, loss even, mm-mm, life. Kailangan din nating simulang tanggapin na hindi ayon sa mga pangarap natin ang resulta ng eleksyong ito. And how do you become a good single mom? Marami din akong pagkukulang sa mga bata. Come with me, put your hands together, tara, let's be happy. You will see, tomorrow's brighter, tara, let's be happy. Hi po! Hello. Intay lang tayo yung 10 kasi sige po. Sige po, sige po. Masunurin si ma'am. Ay, oo. Coding. Nakakahiyang mahuli. Anong oras kaya nag-start ng day niyo? Hindi, usually, 9 o'clock, nasa office na ako. Exam pag Wednesday. Kasi? Kasi coding ako po. Ang bait. Anong oras kaya nagigising? Siguro at the latest 7. Depende kung anong oras ako natulog paggabi. Tapos, what do you do ng 6 o'clock? Sagot ng emails. Agad-agad. Kunin ko kaya muna yung alika, car. Alika, kunin natin. Ah, sige. Gusto mo sumama sa taas? Oo. Sige, sa second floor lang naman. Ah, sige. Kakahiya naman. Ay po, good morning. Bye, ate. Sorry, mainit dito. So, natuwa ako pag nakikita ko kayong nagda-drive. So, kaya ang cool. Ay, cool. Oh. So, sanay kayo mag-drive sa abroad? Nakakaingit ka naman! Ano ko, sobrang therapeutic sa akin. Ay, nako! How's Naga po? Yun talaga yung happy place namin. Parang pag nandun ako, nade-detach ako sa lahat na problema. Parang after the VP term, eto lang yung time na may panahon ako. So, ngayon pa lang ako nag-ayos ng mga naiwan ng asawa ko. Tapos, I lost my mom 3 years ago, di ba? Hmm. Ngayon, yung ano niya, 3rd death anniversary. Every time umuwi ako ngayon, inaayos ko lang yung mga naiwan nila. Alam niyo ba yung channel natin, ang pangalan niya, Be Happy, ba't ang tagline, lumalabang na hangiti? Ah, talaga? Kasi sabi ko, that is Filipino. So sabi ko, parang for this episode, I want to focus on that, na parang we are all walking. Meron tayong lahat bubog. Lumalaban lang tayo. Kalagi may paraan para i-turn mo yung upheavals into things na positive. Or inspiration even. Mm-hmm. Halimbawa, yung hirap namin sa OVP because of the political situation. Parang yun yung naging blessing sa amin. Mm. In the sense na napilitan kami to step up. Yes. Tapos, as in lahat, tapos yung mga staff, until now, parang sobrang thankful sila ng may ownership dun sa struggle. Yes. Parang it's not like ako. Mm. Kasi ang totoo talaga, yung staff talaga yung nag-keep ng office running. I'm excited to meet them. Oo. I mean, marami nang wala eh. Kasi very lean na lang yung staff namin ngayon. Nung Feb 14, nagkaroon kami ng reunion eh. Natutuwa naman ako na parang nag-share ng notes yung mga co-term employees. So, pag co-term kasi after my term, tapos na sila. Mm-mm. So, naghanap na sila ng work outside. Parang very common yung theme na pag nalalaman po na galing kami sa OVP, parang yun yung... So, sinasabi ko sa kanila na hindi yun dahil sa OVP, pero dahil yun sa inyo. Very fulfilling sa akin in the sense na nung pumasok ako, yun yung sinasabi ko sa kanila. Sabi ko, ang dream ko for the staff, nalalabas sila sa OVP na yung mga aral na napulot nila, yun yung kanilang armas. And mukhang na-fulfill namin. On election day, you were not wearing pink anymore. After, tapos na. Parang naka-blue ka na nga eh. So is that your favorite color? Actually ngayon, madalas pa din ako mag-pink only because ang dami nagregalo sa akin ng pink na damit. Iniyakan niyo ba yun? Yung results? Oo. Hindi.
losing or for your people, ano yung what hindi would... Hindi naman. Sa akin, mas heartbreaking yung ang dami kasing young people na sobrang invested. Yes, yes. So, sa akin, mas yon. Mas, paano ko sila i-console and paano ko mapapakita sa kanila na hindi yun yung katapusan ng lahat. Kaya, if you recall, 4 days yata after the elections, nag-schedule na kami ng pasasalamat, parang rally. Yes. To give direction. Doon ko in-announce na mag-aangat buhay tayo. Sa unang araw ng Hulyo, ilulunsad natin ang Angat Buhay NGO. Yung loss sa akin, mas loss for the cause. Pero yun nga, dahil cause siya, marami pang pagkakataon para ilaban yung cause. So hindi siya mahirap for me. And tuloy yung cause. Right? Oo naman. Yung Angat Buhay nga yung platform dun sa cause. Kasi tingin ko yung pag-asa ng bansa natin, yung mas empowered na citizenry. Ang taas ng naabot yun, no, baby? Oo, hindi ko man lang. Diyos ko. Ano naman ako? Doing well in school. Pero never akong sumama sa mga... yung mga election. Mm-hmm. Parang never na na-imagine ko yung sarili ko na magsispeak ako before crowds. So, yung mga kaklase ko, kare-reunion lang namin 2 weeks ago. Parang hinahawak-hawakan nila. Na-imagine mo ba na nag-vice president ko? Wow, ang ganda dito. Oh. To see na ito pala yung pupuntahan nang nasimulan. Yung pupunta dito, again, may ownership sila ng museum. Parang, ito yung binigay namin. Oh, oh. Ito yung ginawa namin. Wow. Nagpapawi, lumabang na kangiti. Bili muna tayo ng sige coffee po. Tapos dito tayo ulit papasok. Kasi may cafe dito. Nag-i-invite kami, nag-rotate sila. Para may negosyo sila. Pati yung shop dito, yung mga nagbigay during the campaign, sila yung nagtitinda. Tapos ito, yung motorsiklong sinakayan ko sa Cavite, dinonate ng owner. Sobrang nahihiya kami kasi syempre simple lang naman sa tao, di ba? Tapos sabi niya, ma'am, kunin mo. Marami akong income sa YouTube. YouTube na din siya. Hi, everyone. Assessment kayo? Yes. Cheerleaders for Lenny Kiko sa Quezon City. Quezon City. The first grand rally, the Pink Sunday. Nang call time is 3 a.m. Oo, kasi 6 o'clock yung rally. Lenny. Yung museo ng pag-asa, sa TV ko lang nakikita, pero hindi ko alam, ganito ka pala kasaya. Merong barista. Every 6 months, iba-ibang mga kape ang nandito. Yes. Bisitahin nyo sila sa Eastwood, but for today, at least as of press time, nandito sila sa Museo ng Pag-asa. Going through trials, loss even, life. Kailangan din nating simulang tanggapin na hindi ayon sa mga pangarap natin ang resulta ng eleksyong ito. Siguro naging madali sa akin yung loss during the elections kasi sabi ko parang bugbog na bugbog ako sa andaming mga trials na dumadaan. Hindi naging madali yung buhay ko. Kahit nung buhay pa yung asawa ko, yung path na pinipili ko lagi yung mahirap. Looking back, parang lahat naman na nangyari sa akin, preparation for what is to come. Siyempre, walang tatalo dun sa loss ng pagkamatay ng asawa ko. Kasi ano yun eh, permanent. Parang yun yung loss na hindi mo na marerepair. Kasi permanent na yung absence. So sa akin, yung mga mahihirap na dumaan after that, lagi kong kinocompare na mas matindi ba to sa hirap na nawala ng asawa. Walang titindi dun. So lahat madali na for me. Feeling ko nga nung during the elections po, hindi niyo na masyado nababanggit yung asawa ninyo as often as you were. Oo. Pero tingin ko din, and tingin ko hindi lang sa akin, pero pati sa mga anak ko, suspended lagi yung grief. Kasi after namatay yung asawa ko,
parang ang bilis ng mga pagkakataon, kailangan kong tumakbo. Nung nasa Congress na ako, kailangan ko naman tumakbo ng Vice President. Nung Vice President ako, parang ang daming nangyayari na parang sinususpend mo lang lagi. Pag meron kami mga pinupuntahan, parati namin sinasabi, sayang, hindi to nakita ni Papa. Pag may kinakain kami, laging ganon. Halimbawa, galing pa lang kami sa Scandinavia, diba? Pagpunta namin, grabe yung governance. Napapasana all ka. So, sinasabi namin na sayang, wala na si Papa. He would have appreciated yung natutunan namin. Yung parang deliberate effort na ginagawa namin to make sure na we keep his legacy alive. Yung mga programs ng Jesse Robredo Foundation. Aika is the chairman of the board, si Tricia yung executive director. So, sobrang involved pa din in keeping his legacy alive. We have been training young local officials sa klase ng governance na ginawa niya. So, very satisfying yun sa amin. Kahit wala na siya, may natuturuan pa siya. Na o-honor namin yung siya sa public servant. And how about yung the kind of leader that you have become? Ang laki ng influence niya. Yung mga bills na finile ko when I was in Congress, may attempt to, again, to immortalize yung mga pinaglaban niya sa governance. Halimbawa, yung pinaka-first bill na finile ko, full disclosure bill, a transparency measure yun na sinimula ng asawa ko. Meron nga yun, I remember. Empowerment bill na, ano din yun, from the lessons ng People's Council, attention to detail, nakuha ko yun sa asawa ko. Really? Naalala ko nung mayor pa yung asawa ko, every night, idadrive ko siya around the cities kasi maliit lang yung Naga. Chine-check niya kung lahat na streetlights umaandar. Kasi parang sinasabi niya na pag may hindi umaandar na streetlight, reflection niya ng leadership ko. So parang ako, eto subconsciously, parang sa trabaho ko kahit nung VP ako, very conscious ako ng mga small details na yun. Na parang symbolism siya kung nag-work yung leadership ko o parang the way I govern. Yung VP ako naalala mo yung COA audit report, yung ISO. Yes. Gusto ko, lagi kaming number one. Yung asawa ko ganun. Nag-OJT kayo sa asawa nyo. Kasi 19 years siya mayor eh. Ito na ang tour guide ng museum, si Diego. Wow! Back tour tayo dumaan. Democracy, pagkapwa. Ayan. Ang galing naman ito. Oh, si Diego ay may sticker dito. All the merchandise that you see here are supplied by volunteers who created this during the campaign. Everyone who engaged in the campaign and the movement became better people because of it. Kasi yung call naman was for radical love. Yung example na yun ng leadership ni Ma'am, even before the campaign pa, laging tao yung una at saka sentro ng lahat ng ginagawa namin. How does one move on from grief, from loss? Sa akin kasi laging moving forward eh. Siguro nakatulong na hindi talaga ako emotional na tao. Huh? Oo. Nakatulong. Oh yeah, hindi kayo iyakin. Hindi ako iyakin. Ay, swerte nyo naman. Oo. Lagi kong iniisip na sino yung mga umaasa sa akin. Tapos nagamit ko siya nung VP na ako. Example ko na lang. Yung inauguration. Sinabihan kami na hindi kami welcome sa inauguration. So, syempre, dahil very young yung aking staff, hindi nila maintindihan na bakit ganon. Tapos ako, sinasabi ko, huwag na tayo mag-dwell dyan. Isipin na lang natin, kailangan nating makaswear in by June 30. So, planuhin na natin. Interesting. So, kayo, kunwari may umiiyak. Walang ganun. Hindi ko strength yung mag-console. So, parati akong tough love kahit sa mga anak ko. Si Jillian, malulungkutin yun eh. Paminsan, papadala pa yun na video na umiiyak. Miss na kita, mama. Alam mo si Jillian, pag nag-aaral siya, malulungkot siya, iiyak siya, pero orasan niya sarili niya.
Maganda rin. Pwede lang humiyak hanggang 11:30. Pag 11:30, okay ng compromise yun. Kahit nung high school kami, very active ako sa CAT. Ang pinakauso sa amin yung squat na nakaganon o pump. Yung mga kasama ko, umiiyak na. Tapos yung commandant namin, parati sa akin sinasabi, eto bato to, hindi to umiiyak. That's how you deal with DOS. It's more of, there are things to be done. Uh-oh. And how do you become a good single mom? Marami din akong pagkukulang sa mga bata nung naging single mom na ako. In the sense, yung sa oras. Actually, nagre-reklamo yung mga anak ko na sobrang busy yung schedule ko. Kaya ngayon, na-enjoy talaga nila ako. You were actually choosing between family or service. Kasi yung sa akin naman, VP ako, pinili ko yun eh. Dapat yun yung priority ko. I was able to pursue my official obligations because there was somebody. Si Aika yung nag-aasikaso sa mga kapatid niya. Support system pala dapat ang umuubra. Saka yung mga anak ko naman, pinanganak sila lahat mayor yung tatay nila eh. Nasanay sila na sinashare nila yung magulang nila with the public. Pero at least nakakabawi ngayon. Nakakabawi ako ngayon. Na, eh. So kami ngayon ay nagla-lunch everyday. Everyday na nandito ako sa office, dito kami nagla-lunch sa Karinderia. Maglalakad tayo ng konti pero medyo malapit lang siya. Sure. Ano kami? Regulars kami dyan. Oh! Hello! Parang marami ng mga. Matagal daw kasi natin. Dito pa. Gusto ko kasi yung sisig dito, iniwanan na nila ako pa. Oy! O yung torta, naubos ka? Ay, tara pa. Ama tala. Ngayon lang tayo nagkasabay. Lagi namin nakabangal. Anong background mo, Rafi? Psychology po ang... Lapit. Dati siya sa DepEd. Ang lapit ng background mo sa DepEd. Nung nasa Congress ako, nasa DepEd siya. Siya yung head ng advocacy team. Kasi sila yung angat buhay. Mga bata talaga yung hinahire na. Ako daw yung matanda sa OVP. Sabi ko sa inyo eh, dapat friends niyo bata. Yung mga bata rin sila eh. Ang ganda pa din ng mom mo ngayon. Oh, hindi nga doon maniwala yung mga taong laki siya sa hirap eh, dahil ang kinis-kinis niya. Kasi, di ba pag Chinese, ang kinis nila? Doon ka ba lumaki? Sa Baguio? Ah, dito? Fairview, talaga. Then when they separated, si mama bumalik sa Baguio. Oh. Parang gusto ko ma-meet mama niyo. Ang interesting niyang tao, no? Super! Sobrang opposite ko. Orator nung estudyante pa siya, student leader, ballet dancer. Tapos ako, complete opposite. Eh, nagtuturo siya dun sa school na kung saan ako nag-aral. Oh, so all the time, okay. Kinocompare ako sa kanya. Yung mga teachers, yung mga ay, anak, Sally kasi pangalan na. Ay, anak ka ni Ma'am Sally? Ay, kamukha mo daddy mo. Kasi di ba si mami, di ba? Puti, na lagi nakapostura. Pupunta ako sa simbahan. Naka-denims ako, naka-t-shirt. Yung nanay ko, hindi yan pwede. Kahit nung VP na ako, sasabi yun, ano ba yan? Magpapa-interview ka sa TV? Hindi ka man lang nagsuklay, saka nagpulbo. Kasi siya lagi siya nakapostura. So, anong effect sa'yo yun nun? Ako tingin ko, kaya medyo, siguro malaki yung inferiority complex ko before. Kasi yung nanay ko, yung sister ko naman baliktad. Yung sister ko, siya yung sumasali sa beauty contest. Tapos laging contestant sa mga elocution, oration. Ako naman, writing. Tapos kasali ako sa theater club. Pero ako yung script writing, director, tapos mga hindi ako... Oo. So yung nanay ko, parang feeling ko, parang lagi siyang frustrated. Tapos parating sinasabi, mana ka talaga sa daddy mo. Naiyak ako sa kwento ko eh. Pareho-pareho tayo kasi mabalik ko kwento. Uy ko ata to. Sinanday ko ganyan din. Hindi ako nag-aayos. Sabihin niya sa akin, mag-ayos ka naman. Tapos, bakit ikaw ganyan? Si Peachy ganyan. So, lumalaki ako. Peachy, kapatid mo? Yung anak ng kaibigan namin. Nung nakilala ko rin asawa, ay sobrang simple ni asawa. Wala rin siya mag kasi simpleng-simple. Nangangalakal nga yung asawa ko eh. Nanay ko ngayon, nangangalakal na rin. Salamat. Okay, magsasawa sa amin, mama. Hindi
Obvious ba? Na, obvious ba na hindi kami nagsasawa? Araw-araw kami andito. Kahit araw-araw andito. Kayo na naman. Bye. Ingat. What was the good decision about running for the presidency? Ako, marami kasi ako nakita na nangyari for the first time eh, how people became so involved in the campaign. Maraming mga young people na started hoping again. And I feel like it was a big win for us. Yung resulta ng election did not turn out the way many of our supporters hoped it would be. But I did not consider it a loss. Yung achievement galing sa tao na nagdesisyon to take action. It's the most beautiful thing. We started something really good na it is worth building on too. Sobrang inspiring siya. Come with me, put your hands together. At least alam na ninyo kung anong ginagawa niya ngayon sa kanyang buhay after the elections. That's Sir Side B. At as always, palagi nating sinasabi, Pilipino tayo, lumalaban tayong nakangiti. Be happy!